Ay, sakit ng ilong ko, guys. Alam nyo, guys. Yung ilong ko, guys. Grabe na talaga yung allergy niya, guys. Dito, guys. Dito sa loob, guys. Grabe. Parang gusto mo siyang kamutin talaga, guys. Kasi sobrang sakit dito. Hapdi, parang mag-ano na siya. Parang may sugot na siya sa sobrang mungka sneeze. Grabe, guys. Minsan nga, guys, mag-ano ako, guys, magising ako sa gabi dahil lang mag-sneeze ako, charot. Sobrang ano na, guys. Nagbili ako, guys, ng salt water, guys. Salt water isonic ba yun? Hindi ko matandaan kung anong yun. Yun ang in-spray ko dito, guys. Medyo nag-ano na siya kasi this past 3 days, guys. Pag mag-sneeze ako, guys, may kasamang guys, dugo. Siguro dahil sa nagkasugat-sugat na dito sa ilalim ng ilong ko. Kaya ganun yung niya. So, nagbili ako, nag-research ako sa YouTube, sa Google, guys, kung anong mga cause, kung bakit ganun, kung mag-sneeze ka, mayroon ng kasamang dugo, mga ganyan. So, kasi feeling ko talaga, guys, yung sa ilalim ko, guys, grabe, sobrang dry niya, guys. Kung magising ka, guys, parang ayaw mo siyang gumalaw kasi hapdi, sakit. So, ayan, guys, nag-research ako kung ang pwedeng mga remedy, ganyan. So, nakita ko ang yung saline or sea water isonic, yun talaga daw, magpa-moist, ispray mo dito sa ilong mo, mag-moist yung yung ilong mo, mag-moist dito sa loob. So, hindi na siya mag-dry. Pero, dahil sa akin, guys, sa guys, is parang severe na siya na kasi nagdugo, di ba? May nag-ano na siya ng dugo. Kaya parang severe na siya kasi nagkasugat na sa loob ng ilong. Kaya maybe it will take na sa research ko. Ayun sa research ko, guys. It will take 2 to 3 weeks para mag-heal talaga yung nasa loob mo. So far, guys, 3rd day na ngayon ng paggamit ko. Alhamdulillah. Thanks, God. Hindi na, kung mag-sneeze man ako, guys, wala nang kasamang dugo. So, at saka yung ilong ko sa ilalim ko, guys, hindi na siya masyadong dry. Nakakatulog na ako ng mahimbing sa gabi. Hindi na ako gigising pa sa kagitnaan ng tulog ko para lang mag-sneeze. So, ayun, guys. Effective siya. Pasalamat ako, guys, at yung spray na to. Kasi mayroon akong ginagamit noon na spray. Nasa spray, I thought pare-pareho lang yan sila, guys. So, mayroon palang spray sa ilong nyo na pwede rin pala mag-dry. Mag-dry yung loob. Makakause ng more infection. So, kasi siguro, iba-iba yung, yung tawag nun, yung problema ng sa loob ng ilong natin. Kaya hindi pwede na basta parang tayo, this one for para sa ilong, spray sa ilong, ito pwede ganyan. Hindi pala, guys, mayroon palang mga spray din na makakadry dito sa loob ng ilong natin. At saka yung sa akin is dry na, tapos nag-spray pa ako ng spray ng para sa ilong ko na pang dry din, ilalo siya nag-dry. Kaya ayun, nagdugo na yung nagkasugat na sa ilalim. Kaya ngayon, guys, nakita ko yun siya. Ay, thanks God, guys. Okay naman yung niya. Makahingaan ako. Tsaka yung hapdo dito sa loob, guys, medyo okay na. Wala nang tsaka mag-sneeze ako. Wala nang kasamang dugo. Thank you, Lord. I found this on this spray. So, guys, yan lang i-share ko, guys. Ito kasi pong, ito kasi yung spray din, guys. Maka-ano to siya ng, as far as I know, maka-ano din to siya, guys. Maka-cleanse dito sa loob ng yung ilong.
Kasi siyempre guys, dito sa Middle East, always and always and always gid siya nga mag-dust. Mao guys nga unsayan anang kinanglan nato ang pingin nato atong ilong. Kay siyempre matulog lagi ko guys. Di ko gusto nga baba ako magkanang ginhawa, pero ipaagi na lang ako sa baba akong ginhawa guys, kay binut kay akong ilong diri guys, di ko akong ginhawa. Pero karon guys, thanks God, okay na siya. Pero dili pa as in totally good siya, okay, pero at least na ako'y nakita nga changes for 2 days pa na ako nga gigamit. So, kung kinsay mga naay problema diha, especially sa mga Middle East nga kanang country nagtrabaho diri, labi na kay mga sigig dust gani. So kung kinsay mga kuan, kani nga kuan pwede ni ninyo kuanon, wala ni siya, as in safe ni siya guys, kay it's kanang kuan ra ni siya daw mixture ni sa sea salt water nga ilahang gi unsa man ni oy gi tumbot gi unsa ni nila, basta kay ilahang gi process nga mo makaayos atong kuan, dili siya harmful para sa ato ang ilong, kay wala siya yung mga chemicals nga gipangsagol. So guys, naamoy mga problema sa inyong ilong, pwede ninyo. So ayan. So thank you guys. Na-share lang ko guys kay Basin di ay pog nga ay pareha nga cases ako ang ilong guys, nga grabe na hong umantos na ni guys. At least makakuan pod sila nga naaday ni siya. Dili na sila mag-antos pareha sa kuha nga dugay na kaayo nag-antos aning kuan sa akong ilong, allergy sa akong ilong. Okay, so thank you and God bless everyone. Happy first day of Ramadan. Laban lang OPW. OPW daw naanad na may OPW ba? OFW, laban lang OFW. Okay, first day karon guwapa pata, pero yung nagka last day pang haggard more. Bye, God bless everyone.